Mapagpalang umaga mga Kap, and this is your Kap RT once again featuring Leeds John Fabis of Baguio Benguet RT. And today's video, alamin nga natin kung saan nga ba talaga magandang dumaan. Marcos or Keno? Let's see. Special shoutout sa Kap na nagsuggest ng content na ito. Okay, so tayo ngayon nag-setup ng destination namin. So we came from here, dito kami ngayon sa Shell Rosario T-Plex Mobility Station. Ito ang aming magiging starting line or yung jump-off area. And then nag-setup kami sa taas, which is yung sa BGH circle, dun sa mural. Yun yung pinaka-finish line natin. So magsi-setup kami ng time, parehas kami, upon jump-off ngayon. And meron din kami mga rules syempre. Number one, dapat in accordance sa speed limit, kahit nasa Marcos si Leeds John. Bawal kamote, syempre. So, chill gaming lang or takbong pogi lang kami packet. Parehas dapat. 80 kph maximum. Pangalawa, it's just gonna be a friendly match para lang ipakita sa inyo, para itabi nyo kami na magte-test paakyat. And this is not only for motorcycle per se, but also for cars, para makita nyo kung saan yung convenient dumaan, either nga Marcos or Cannon Road. Bawal lahat ng mga alanganing overtake. Parehas kami, panggilid, edit na or nabago na, na-upgrade na yung panggilid. Tapos, yun. Mostly yun lang naman, para lang i-simulate natin kung paano ba umakyat ng gano ba ka-convenient umakyat either through Canon or to Marcos. Okay. Okay, gear up na kami. Alright, so time check. 7:29. When it hits 7:30, hits. We go. 7:28. Okay ba? Bawal kamote. Bawal kamote, ha? Alright. Just waiting for time. Di pa nga tayo nakakalayo, no? Ganda na agad kaganda yung view. Ito naman yung kinagandahan dito sa Marcos, mga kapat. Kasi kahit na hindi ko pa masyado nakakalayo, hindi ko pa masyado nakakaakyat, napaka-immaculate na ng view. Solid. Masarap mag-ride dito, eh. Actually, siguro medyo bias ako. Pero kahit nang nasa servisyo pa tayo,
Kaya ayaw na ayaw akong dumaan sa Marcos kasi gusto ko talaga yung scenery dito sa bag, sa ano, sa Kenan Road. Tapos banayad lang yung mga gradient dito. Unlike sa Marcos, yung mga elbow doon na paakyat, bigla-biglang sobrang tarik eh. Ayun oh. Uy, tuyo-tuyo yung falls ngayon. Napakainit. Kaya sa mga kap na mga taga-baba, mga kap, keep hydrated ha. Mahirap ng ma-heat stroke. 50 minutes away pero oh, 80 lang tayo. Ayun ang usapan, maximum. Dati pagbanda dito, malamig-lamig na agad eh. Iba talaga yung init ngayon. Makakaramdam ka talaga ng lamig pag nasa malapit-lapit ka na sa Baguio, like mga Camp 6. Yan kung saan yung may dating river crossing. Unfortunately, wala na. Unfortunate ba o fortunate? Comments yun naman sa baba kung fortunate ba sa inyo yan. Ah pala, na-mention ko kanina na yung panggilid natin, bago na. Kung hindi nyo pa napapanood yung episode na yun, click nyo na lang dyan sa link. Kung saan, ito ang sad truth about our ADV-160. Sa mga gantong lugar talaga, mostly uphill or pababa, hindi talaga uubra yung ating stock CVT. So, yung CVT natin ngayon, just a little update na rin mga kap. Doon sa last video kasi, combination or experimental chop suey na 17 Gs na Dr. Pulley, tapos combination ng 15 Gs na bilog. And, nung nagpa-check tayo, after natin matest run doon din sa ride na yun, so as in, pinabuksan ulit natin yung CVT and hindi maganda yung itsura ng Dr. Pulley. So nagpalit ulit tayo ngayon sa Nuki Works. 11G and 17G combination. Ay sorry, 11Gs and 15Gs combination. Tapos yung clutch spring natin, 1-2 RPM. The rest stuck na. And so far, okay naman. Gusto ko naman yung hatak niya. Yun lang talaga, medyo malakas na siya sa gasolina. Hindi na mawawala yun. That's the cons of upgrading your CVT. More torque, more revs. Siyempre, mas malakas siya kakain. Basic naman yan. Tayo naman, susuot-suot lang tayo pag okay naman sa road markings na. Tulad na. Okay naman. So, overtake tayo. Okay. 45 minutes. Alright. Halfway there. 25 minute mark. Going to our destination. And still abiding with the rules. Alam nyo ba na may isa pang daan paakyat ng Baguio? Ayon kay Kuya Kim. Shout lang mga kapa. Shout out Kuya Kim. At yung daan na yun, yung Pasaplan, Nagilian. Yung daan naman na yun, maganda rin yun. Nasa last vlog din natin siya. We're in a... For the charity rides of Baguio Benguet RT in participation with Awareness Month. Eh tayo po ay tumulong sa mga batang mag-aaral ng Taya Multigrade School. Nandito rin yan, mga kap. Check out nyo na lang din. Napaka-solid yung ride na yan. Kasi, iba yung pakiramdam pag nakakatulong eh, no? Ito na yung sa may Camp 6 kung saan. Dati magre-river crossing dyan sa baba. Ngayon, open na siya pero ganito. Take turn siya. Sayang, no? Nandun din yan sa first vlog natin. Aberia number 1. Episode 2. One Summer. Check out nyo rin yung video niyan. Solid ride din. Although, pagpasensyaan nyo na lang. Medyo bago-bago pa tayo sa
pag-vlog ng Jed, pag ganun kaganda yung audio quality. Ayan, okay naman ba? Pwede naman yung comment sa down below kung okay naman yung audio natin. So ayan, ito yung pinaka roadblock dito kapag aakyat ka ng Pakenan Road. Dito yan sa Maycam 6. Pero hindi na para tawagin roadblock to kasi mas napaganda na to. At least kung marami kayong bitbit, lalo ng mga taga mga naka ADV, mas convenient to kasi hindi nyo naiisipin kung tatama ba yung ilalim ninyo, may hirapan kayo. Nasaan na kayo si Beats? Baka mamaya nagwawaswas yun, ha? So sumakto, no? Kalagitnaan ng ride natin, nandito rin yung sa may Camp 6. Okay to, we're still on time. Ito palang petsa nitong vlog na to, mga kak, is excuse me po May 2024. So parang late lang din nila binuksan ulit itong ni-repair na, kasi before nagkaroon ng matinding landslide dito. Kasi yan, tayo nga ay babaybay na dito. Yan, ganyan estado nyan yan. Nakailang repairs na to, mga kap. Kasi yung lupa dito, dati may ganito na ring retaining wall dito, bumigay din. Okay, continue on. Let's go. Approaching Lion's Head. Ayan na, ang mga nakapihilang turista magpapapicture sa ulo ng leon. Ayan, dito tayo sa may Lion's Head Rotary Club. Another roadblock kasi maraming mga turista. Welcome po. Magandang Bagyo po sa inyo. Ah, may mga ganito na dito ngayon. Kaya tinanggal na yung parking para dyan yung mga nagbibinda. Taga Bagyo, hindi alam eh, no? So usually, ang palatandaan ko naman dito, once na lumagpas ka na ng Lion's Head, yan na yung mga gradient na yan, yung mga paahon, dire-diretso na yun dito hanggang makarating ka dun sa Tok-tok, or dun sa bandang mag-uway yung daan kung saan papunta to ng Luwakan Airport, tapos ito naman pupunta ng Kenan Road, paakyat diretso. Mostly yan, ito mga bumabiyahe dito, mga UV Express. Yan lang mostly makakasabay nyo dyan. Isa ring pros dito kasi bawal ang bus saka ang truck, mga 10 wheeler trucks dito, mga heavy trucks. So pala tandaan nyo na rin yan, malapit-lapit na kayo sa Tok-tok pag magpas na kayo ng Lion's Head. Pero pala tandaan nyo rin yan na dire-diretso na yung paahon tulad nito. Kaya naman na ng bago nating CVT. Kaya goods na goods. Ang dami letos ni mga anong, oh, fresh from the farm. Yan ang tunay na side panier. As in literal na basket, diba? Hindi ka talaga magsasawang umakit dito. Kahit ilang taon na ako umakit dito sa Kenan. Napakaganda ng view. Ayun. 12 minutes. Nandun na tayo. Bit ko ulit mamaya kapag approaching na tayo. Alright mga kap! 3 minutes away.
una kaya tayo, na-late tayo. Second placer ba tayo? Actually, hindi naman yung mayang halaga. Ang mahalaga naman is safe kami pareho nakarating. And yung data na makukuha natin dito. Okay, wala pa si leads dyan. Okay, we first to arrive. But clearly, it's because, yun nga, mas maiksi talaga kasi ang kaya. Hindi na to sa skill problems or anything beyond that. By the length of it, kung Kenan versus Marcos, mas maiksi talaga kasi dito. Ang tanong, ilan yung time difference natin? So we arrive, 8:14, tingnan natin mamaya kung anong oras darating si Leeds Jun. Okay mga kap? Ito ka mamaya. Kumusta? Halos kararating ko lang din eh. 8:15. Oh, tingnan mo. 2 minutes, 3 minutes difference. Kaya nga, dumating na si Leeds John. We had a time difference of around 2 to 3 minutes. And discuss natin mamaya yung naging rides niya versus yung naging rides ko sa Kenan Road. Kenan Road, Marcos Highway. Okay. So, dito kami ngayon. Finish line na. We're here at Camp John Hay today. And kanina, nakita nyo, nagtapos kami. A little difference of how many minutes din sa Rilo. 8:15 ako nung tumingin ako sa Rilo para sa pagdating mong mga 18. So, mga difference of 3 minutes, Team Marcos versus Team Kenan. Technically, mas mahaba ang Marcos. Pero since marami nga tayong mga kinoconsider na mga factors, including yung ating syempre, right expertise, si Leeds John is from here, born and raised Baguio. Ako naman, I can say I'm good kahit papano kasi nakailangbalik na rin tayo dito sa Baguio. So overall, Leeds, anong masasabi mo sa naging experiment? Pros, cons, anything na hinarap mo paakyat via Marcos? Via Marcos, cons I think is traffic kasi more on bus and drugs. Marcos compared to Ken. Mostly private bus. Hindi kasi yata pwede talaga ang bus saka truck sa Keno, which is yung pros niya. So yun ang cons ng Marcos. Ano pa? Pros naman, pros for you. I think this mas malawak yung daan. So, yun, pwede ka overtake every now and then. Since, unlike Kenan, medyo ako masigip. Kasi, example, two-way traffic. Yeah. Tapos, cons, I think, rin sa Marcos is mas yung inclination applied. Steep siya compared sa Kenan. Okay. So, yun, narinig nyo nga ako ano yung mga pros and cons ng Marcos, which is in reverse naman, ito naman yung mga kabaligtaran na pros and cons naman ng Kenan. Sa Kenan naman, number one, ang pinaka-pros niya, mas maiksi, syempre. Number two, walang bus, walang trap. Guaranteed yun kasi hindi talaga pinadadaan doon, yun. Bawal. And for the cons naman, yun, medyo mas masikip siya compared sa Marcos na mas malapad. Tapos, additional pros pala, yung mga inclination ng climb sa Kenan, mas banayad siya compared sa Marcos. Yung cons naman, yun nga yung mga cons natin, mas masikip, madalas sarado, di ba? Kasi yun ang problem sa Kenan eh. Convenient siya, pero since madalas siyang sarado, wala rin, di mo rin siyang padaanan. Non-stop kasi renovation. Renovation, non-stop. Lalo na pag tag-ulan, is equals to close. Kaya yun yung mga cons and pros naman ng Kenan. Pero ako personal, ako muna lead siguro. Personal na doon lang mga kap na kung bakit Kenan pa rin ako after all this, kahit na really, tayo naman yung nanalo sa friendly race na yun. Matatawag mo natin. Or friendly experiment na what we did kanina.
is because through experience kasi, kahit na four wheels ako, usually talaga, ito, sariling opinion ko lang mga papa, nasanay ako sa Canon kasi yung iksi niya, mabilis ako nakaka-upgrade ng Baguio. So, parang nasanay ako sa ganun. Kapag napunta ako ng Marcos, parang naiinip ako kasi medyo mas malayo siya. Kaya ako, team Canon all the way, ako naman Leeds, last say anything about bakit Marcos pa rin ang pipiliin? For me naman kasi, ever since Marcos na talaga ang daddy ko. Yan na, kasi since lagi yung close sign ni Canon. So, Marcos, at siya, medyo comfortable na ako sa Marcos. Halos kabisado ko na lahat ng liko-liko dyan sa Marcos. Okay lang ang liko sa kanan, liko sa liko. Kabisado ko na. Ako naman, kabisado ko na may likuan sa kanan. Okay, sigur. Alright, so dyan na nga nagtatapos ang ating sesh number. Yan, yun nasa screen. Hindi ko na matandaan. Sana po nag-enjoy kayo. May natutunan kayo dito sa aming experiment ng Marcos ba or Canon? Paket ng Baguio. For group appreciation lang, this is Quezon United or Quezon Province RD. Maraming maraming salamat po sa leads, officers, and members. Kung taga-jet ka ka, owner ka ng ADV 160, join ka na dito, Quezon Province. Maraming maraming salamat. Snap your salute. And kung gusto ninyo makita yung video kung saan diniscuss naman natin yung 3 things that you should know when going up in Baguio as a rider, click nyo na lang din yung link dito. Maraming maraming salamat sa panonood mga kap. As always, grateful to be a vessel, peace and love. Always. Let's go. Okay.